counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hey!
Ayan. Magandang, mainit na gabi, mga kapamuso. Napakainit ng panahon ngayon. Sing-init ng mensahe ngayong gabi. Wow. Chok lang. Nabasa ko sa isang patotoo ng isang Kristiyanong isi-isi lang ang buhay, no? Sabi yung patotoo niya, nagda-drive siya ng kanyang kotse, tapos naisipan niyang mag-drive through sa McDo, no? Hindi ko pinopromote yung McDo, ha? Nag-drive through siya sa McDo, tapos yung nung binigay daw sa kanya ng babae yung on-order niya, nakita niya yung napakagandang cross na necklace sa ng babae. Tapos sabi daw nung nagpapatotoong, sabi niya, "I like your cross," sabi niya, "I like your necklace." Tapos sabi daw nung babae, ngumiti daw sa kanya yung babae, tapos sabi, "Thank you, but you know," sabi niya ganon, "gustong-gusto ko yung tao na nakapako dati sa cross na ito, na namatay dahil sa kasalanan ko. At mahal na mahal ko ang dating nakapako dito kasi nabuhay siyang muli para sa akin, para sa ating lahat. Thank you po," sabi niya. Sabi nung babae, nagpatotoo, na na-struck siya doon sa babae. Sabi nung nagpatotoo, pwede naman daw sabihin nung girl, "Thank you lang, simpleng thank you." Pero sa ilang sentences na sinabi sa kanya nung girl, nakabuo agad ng message. Kaya nagpasalamat yung babae, tapos nung nagda-drive na daw siya ng kotse niya, nagkaroon siya ng parang sort of revival dahil dun sa mensahe ng babae. Simpleng-simple, no? Pero masasabi mo na sa sana all, sana lahat daw ng mga Kristiyano gagamitin lahat ng opportunity para makapag-share. Pero may problema kasi. Yun yung ating pag-aaralan ngayon. Merong kasing problema, merong ABC, ang isang non-soul winner. Yun yung ating topic ngayon. Ang ABC ng soul winner. Ano ba yung tatlong bagay na nagbibigay hadlang para sa atin, para hindi tayo mag-soul win? Ayan. Unang-una, letter A, yung tinatawag natin apathy. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng apathy? Ha? Asipati. Hindi naman. Hindi si apathy. Hindi. Okay. Ang ibig sabihin ng apathy, yung kawalang pakialam. Yung wala kang pagmamalasakit, wala kang pakialam. Merong apat na dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay parang walang pakialam. Unang-una, basahin muna natin yung Matthew chapter 25, Verse 45 to 46. Go! At sa sabihin sa kanila ng pari, tandaan ninyo na napapagkakain ninyo ng tulong ang isa sa pinapahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Iyon. Sabi ng Panginoong Hesus, sino man na pinagkaitan nyo sa mga hamak na ito, ako yung pinagkaitan nyo. Pinagkakaitan natin ng opportunity ang mga tao para mapalapit sa Panginoon. Sabi, para magkaroon ka ng apathy, merong apat na senyales. Signs. No? Una, yung senyales na sino ba sila? Sino? Sino ba sila? Diba? Sino ba sila? Wala tayong pakialam kasi hindi naman natin sila kaano-ano. Yun yung normal na katwiran ng mga hindi nagsisoul win. Sino ba sila? Hindi ko naman sila kaano-ano, no? Who you? Diba? Yung kamag-anak bita, kapatid ba kita, kaibigan ba kita? So, yun yung unang-unang sign ng isang soul winner. Meron siyang apathy, yung wala siyang pakialam kasi lagi niyang katwiran, sino ba sila? Pangalawa, na senyales, ako lang ba? Yung bang idea na, bakit? Sila rin naman, di nagsusoul win ha. Ako lang ba? Parang ganun yung katwiran natin. Kapag si pastor nag-soul win, yan, mag-soul win ako. Kapag si pati nag-soul win, mag-soul win. Eh, ako lang ba? Parang nagkakaroon ka ng palusot na everybody's doing it. Everybody's not doing it. So, ako pa ba? Lalo na kung hindi naman ako leader, so ako lang ba? Pangatlong senyales, ako na.
ako lang, ako na. Total ligtas na naman ako. Parang ganun, ano? Okay na, hindi ko na masyadong, wala na ako masyadong pakialam ko mag-solve, you know, at least ligtas ako. At least ligtas na ang tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. So ako na to. And then, pang-apat na senyales, basahin nyo nga. Kanila yan, hindi ko yan trabaho. Trabaho yan ni Pastor Ronald. Diba? Trabaho yan ng mga department leader namin. Wala naman akong gift ng evangelism eh. Ordinary lang naman ako, simpleng tao lang ako. Parang ano yan, kanila yan. So, kaya nagkakaroon ng walang pakialam na attitude or apathy. Nabasa ko rin sa isang patotoo ng libro. Mahilig ako magbasa ng mga patotoo kasi nabibless ako, no? Itong nabasa ko kanina, isa siyang nurse, isa siyang psychiatric nurse sa isang malaking ospital. Hindi ko alam po ano yung bansa, hindi binanggit yung bansa eh. Sabi niya, patotoo niya, sa pagiging nurse daw niya sa isang nursing caregiving house, come and go yung mga pasyente na natitreat niya. Christian siya, no? Pero never daw siya nagsishare ng word of God. Ito nga, yung apathy, wala siyang pakialam. Kasi ang katwiran niya, sooner or later, sa ibang pagkakataon, meron naman daw mag-iibang magsishare sa kanila. Parang yun yung ano niya, kung talagang will ng Lord na masharean yan, magpapadala ang Panginoon ng paraan. Parang ganun siya. So nabuhay siya sa ganung attitude na ang dami niyang mga pasyente na nagkakaroon ng mga problema, ginagawa niya yung best niya ng pag-aalaga, pag-treat, pero hindi siya nag-share. Pero merong isa siyang naging pasyente na binago ang buhay niya. Ang pangalan ay Wanda. Si Wanda ay 56 years old, no? Si Wanda, nagkaroon siya ng chronic illness ng depression kasi namatay lahat yung mga mahal niya sa buhay. Tapos nung nabalo siya, wala na siyang mahal sa buhay, namatay lahat. Yung huling-huli nabalo siya, doon siya nagsimulang magkaroon ng matinding depression. To the point na nag-resign siya sa trabaho niya, tapos umuwi siya ng bahay, nagkulong ng bahay, nilagyan niya ng kurtina all over yung kanyang bahay para walang makapansin sa kanya. Tapos nagmukmuk lang siya sa kwarto. Di na siya kumakain, di na siya nagpaparamdam. Until isang araw, may nakapansin na kapitbahay. Kasi yung kapitbahay na yon, nasanay na siya na nakikita niya si Wanda lumalabas. Tapos sabi niya yun. So na-alarm siya. Pagkatapos, kinatok niya yung bahay. Siyempre nakasara, kumuha siya ng tulong, nabuksan. Nakita nila si Wanda nando sa isang corner ng room. Parang meron na siyang mental sickness. So dinala nila ngayon sa ospital na halos na dehydrate siya, nagutom siya hanggang sa unti-unti gumaling siya, naka-recover, inuwi siya ng bahay. Ang kagandahan doon sa ibang bansa, masyadong alaga ng gobyerno yung mga matatanda eh. So yung government nagpadala ng isang caregiver na titingin kay Wanda every day. It so happened siya yon yung nagsishare na itong taong ito. So, kagaya ng ginagawa niya sa iba niyang mga pasyente, talagang ginawa niya ang best na pag-aalaga. Sabi niya, my way, yung paraan ko para alagaan ang babaeng ito. So, for 6 months, nakaka-recover si Wanda. My way, paraan niya, magandang pag-aalaga. Pero isang araw, nung kumakatok na itong nurse na ito, walang sumasagot. Pagbukas niya ng room ni Wanda, nag-suicide si Wanda. Pakamatay siya. Tapos may iniwan siyang note. Nakalagay doon, Dear Peggy, ang pangalan ng nurse si Peggy. Sabi niya, Dear Peggy, I'm sorry, sabi niya ganon. I'm sorry kung na-disappoint kita. Sabi niya, parang ang pagkakasabi niya, sorry for disappointing your way. Sabi niya, alam ko ginawa mo yung way mo para mahila ko, pero sobra na akong napagod. Hindi ko na kaya. Napakamatay siya. Tapos itong si Peggy, sobra siyang na guilty na hindi niya na-sharean itong babaeng itong si Wanda. Yakap-yakap niya, umiiyak siya, umagulgul siya. Sabi niya sa Panginoon, Lord,
akala ko okay na yung way ko. Yung pala, hindi pala yung way ko ang best pa rin. It's your way. Sana na-share kita sa babaeng ito. Yun yung naging turning point na yung kanyang pagiging apathy, tinanggal niya sa buhay niya. And yun din yung naging turning point na nung nagkaroon ulit siya ng mga pasyente, sinishare niya na ang Panginoon. Naalala ko may ganitong same story, no? Yung naging kaibigan ko dati na nagpakamatay yung kaibigan niya nang hindi niya na-sharean. At sobrang pagsisisi niya, halos hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Nagsisimula sa apathy, wala kang pakialam, no? Yun yung unang A. Pangalawa, ano ba yung B? Ayan, babasahin natin. Belittlement. Ano ibig sabihin ng belittlement? Yung pagmamaliit, no? May dalawang uri ng pagmamaliit ang isang non-soul winner. Una, ikaw yan. Ikaw lang yan, no? Parang ina-underestimate mo yung sarili mong influence. Sabi ng ganun ng Deuteronomy 14:2, sabi una, andiyan ba? Yan, basahin nga natin. Sapagkat so, bakit mamamaliitin ang sarili mo? Unang-una, ang Lord ang pumili sa'yo. Ang ganda, oh, hindi ka lang niya pinili. May kadugtong. Pinili na maging espesyal. So, sa paningin ng Panginoon, kay leader ka, kay hindi, kay ordinaryong member ka, pinili ka ng Diyos na maging espesyal. So, bakit mamamaliitin ang sarili mo? Diba? Yun yung isang bagay, bakit ako mag-share? Hindi ko to kaya. Hindi naman ako leader. Wala akong kakayahan. Sino ba ako? Papansinin ba nila ako? Pero tatandaan natin unang-una, si Lord ang pumili sa'yo. Pangalawa, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Kaya, kami masulong ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pagpunin na namin. Kami ang maliusap sa inyo at ang alam ng Diyos. Kaya inyo magkikaibigan kayo ng Diyos. Una, hindi ka lang pinili para, at hindi ka lang special. Pangalawa, ikaw yung sugo. No? Ikaw yung sinugo para sa mga taong ito. Hindi yung teacher mo, hindi yung kaibigan mo, ikaw yon. So, ikaw yung sinugo. Ikaw lang kasi yung may kakayahan sa kakilala mo na mag-share. Iba pa rin kasi yun eh. Sino ang mag-share sa isang kakilala mo? Yung may kakilala sa kanya. Sino mag-share sa mga magulang mo? Yung anak na Kristiyano. Sino mag-share sa kaibigan mo? Yung may kaibigan. Kasi mas mahirap mag-share, mas mahirap maniwala ang isang tao sa hindi nila kakilala. Lalo na sa panahon na to. Di ba sa panahon na to, lalapit pa lang sa iyong isang tao, mag-aabot pa lang ng trust. Lalayuan mo na, sabihin, baka scam to. Diba? Nasabihin pa lang, may share po ako sa inyo, lalayo agad ang tao, which is normal. Dahil napakadelikado na ng panahon ngayon, no? Usong-uso na yung panluloko. So, sino ang maniniwala sa kanila? Ikaw yun. Ikaw, paniniwalaan ka kapag kakilala mo yung sishiran mo. So, bakit mo mamaliitin ang sarili mo? Ikaw yung sugo. Kung meron mang dapat mag-share sa taong iyan na may kakilala sa kanya, ikaw yun. Hindi si A. Bakit mo irereto? Pwede mo bang sharean yung kaibigan ko? May sasabihin, pakilala kita sa pastor namin ha, mag-share sa'yo. Ganyan tayo, minsan ako, biktima rin ako niyan eh. Pasisharean kita sa kapatid ko, pasisharean kita sa pastor namin. Maganda yon. Kaya lang problema, ikaw yung mas nakakilala sa kanya eh. Mas alam mo yung kiliti niya, mas alam mo yung weakness niya, mas alam mo kung paano siya babanata ng pag-share. Malay mo, kung sharean niya ng niretohan mo, eh grabe kung sharean, prenangka ng prenangka, lalong na-offend. Ikaw, alam mo kung paano mo, di ba, mamalasaduhin yung mga salita. So, wag mong mamaliitin ang sarili mo. Pangalawang pagmamaliit, 1, 2, 3. Siya yun. Never estimate the value of one's soul. Siya yun. Napakahalaga ng kaluluwang yan. Sabi ng Luke 19:10. Kailangan ng tao ay nakalito kung hanapin ang ligtas.
Saan galing yung konteksto na yan sa 100 tupang nawala? Ay, sa 100 tupa na may isang nawala. Diba? Iniwan ni Lord yung 99 para hanapin yung isa. Imagine the value of one soul. Diba sabi sa Luke, ang isang tao lang daw na kumilala sa Panginoon, nagpatanggap ka, libu-libong anghel sa langit, nagdiriwang. Just because of one soul. Ganoon, kahalaga yun. No? Alam nyo, nung nalaman ko yung ganitong pagpapahalaga, nung nagtrabaho ako sa CGM, alam nyo, isa sa pinaka magandang eksena ng buhay ko nung nagtrabaho ko sa CGM. Yun yung unang-unang trabaho ko. Hindi ko pa boyfriend si pastor noon. Ano? Pagka-graduate na pagka-graduate ko sa Bible School, namasukan akong social worker sa CGM. Nung unang panahon, ang CGM ay Christ for Greater Manila. Pero ngayon, Christian Growth Ministry na siya. No? Isa siyang ministry sa pangkalahatan. Nung nag-work ako sa CGM, ang maganda sa CGM kasi ano sila, ang focus nila talaga is salvation, evangelism, no? Lahat ng mga ministries nila, meron silang iba-ibang avenue ng ministry. Meron silang Home of Joy, Bahay Ampunan. Kaming mga workers, once a month, umiikot kami. Kami yung matutulog sa Bahay Ampunan, kami yung magtuturo, magluluto, magsishare sa lahat ng mga street kids na inaampo nila. Mga ganon. Tapos meron din silang ministry sa Second Mile. Ito naman ay patahian. Dito dinadala yung mga prostitute na naboborn again. Binibigyan nila ng trabaho. Marami silang iba't ibang mga ministries na kami mga worker, required kaming lahat yung daanan. May ministry sa Luneta, yung mga nababagan siyang mga street kids, no? Tuwing alas 12 ng gabi, pupunta kami doon, sisharean yung mga batang, mga natutulog sa kalye, Luneta Ministry, mga ganong mga bagay. So umiikot kami sa loob ng isang buwan. Tapos sa, basta once a week, may office kami, etc. Ang pinaka nagustuhan kong ministry yung, ano, yung, tawag dito, street light ministry. Ano ito eh, tuwing once a month, pupunta kami sa, malapit sa Luneta, yung pugad siya ng mga prostitute. Hindi ko na alam kung saan yun eh. Ha? Basta ano siya, malapit siya sa Luneta, na tuwing gabi, mailaw yon. Marami mga prostitutes doon. Noong unang panahon yun ha, ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin. Tapos ang gagawin namin, grupo-grupo kami, no? Tuwing ano yon, basta pupunta kami doon, starting ng alas 12 ng madaling araw hanggang alas 4, maglalakad kami doon sa Luneta, babagtasin namin yung daan. Tapos ang gagawin namin, de grupo-grupo kami, naka-scattered kami, no? Kami ng kapartner ko, one time, naglalakad kami sa kalye, may umano sa akin, dalaga ako pa siyempre, no? May gumano sa akin, wet. Eh siyempre, alam nyo naman, dalaga ka, magagalit ka, di ba? Paglingon ko, ano siya, American Negro, ang taas, Negro. Tapos, siyempre, yung pag-ano niya sa akin, siguro, akala niya, kasama ako doon sa mga naglalakad na prostitute, ganyan. Eh, pag-arap niya, nakita niya, disen, humingi naman siya ng sorry. Yung dugo ko talaga, umakyat. Gusto ko manampal! Eh, kasi siyempre, nabastos ako, ganun. Tapos, pinigilan ako nung kasama ko, sabi niya sa akin, kaluluwa yan, mahalaga yan. So, sineran namin yung lalaki na Negro. Hindi siya sumama sa amin, pero at least nasheran. Meron kaming nasheran na isang babae, dinala namin doon. Kasi doon sa ministry na yon, meron silang isang restaurant, pasadya, doon mo iimbitahin yung sisheran mo, tapos bibigyan mo ng libreng merienda tsaka kape. Gumagastos ng milyon-milyon ang organisasyon na yon para sa ganitong ministry dahil sobra nilang pinahalagan ang value ng kaluluwa. No? May mga point pa nga na naranasan namin na nalugi yung isa naming ministry, nagsara yung isa naming ministry, kasi bawat ministry may pondo eh. Nagsara dahil sobrang laki ng gastos. Sabi ko, grabe, para doon yun, hindi nga nila kakilala yung mga taong ito, pinaglalaan na nila ng milyones. Ang tanong ko, sino yung mga tao behind this? Sila din yung mga ordinaryong kagaya nating mga tao na
bibigay ng mga donasyon na pupondo para ma-survive yung ministry na yon. Meron pa nga kami sa Home of Joy, bawat bata may kanya-kanyang mga ninong-ninang. Hindi nila kilala yun. Tuwing birthday, padadala ng gift, ganyan. Tapos tatanungin sa amin, kumusta na yung batang. Hindi nila kaano-ano, pero inibigyan nila ng regalo, taon-taon, sinusulatan nila. The value of one soul. Grabe. Mga taong ito, mga ordinaryo, nagbibigay ng pananalapi para sa mga kaluluwang ito. So yun, hindi natin pwedeng maliitin yun. Diba? Sabi nga eh, yung mag-ina, na sabi ko, na, nabasa ko sa Daily Bread, yung mag-ina, kada daw may tatangga, palakpak ng palakpak yung bata. Siyempre, nadidistract yung mga tao. Sabi nga na, kada may tatanggap, hanggang sa dumating ang punto na na-irritate ang pastor. Sabi niya, Mrs., yung anak mo. Pero alam niya, sabi nung nanay, pasensya na kayo, pastor. Kasi tuwing may tatanggap, tuwan-tuwa yung anak ko, pumapalakpak siya. Kasi sa puso ng batang yun, natutuwa siya na may tumanggap sa Panginoon. Sipin niyo, ganun ka-value yung isang kaluluwa. So, wag nating mamaliitin ang ating mga sarili, wag nating mamaliitin ang ibang tao. Mahalaga yun sa Panginoon. Pangatlo, so A, B, C. Sa C naman ay... kulang ng D. Cowardies, no? Cowardies. Yung pagiging duwag, no? Yung pagiging duwag. Meron tayong tatlong bagay na dapat nating tandaan. Una, sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Andyan ba? 2 Timothy chapter 1, verse 7. 1, 2, 3. Iyon, bakit tayo hindi dapat maduwag? Kasi may espiritu tayo, no? Yun yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Hindi tayo dapat natatakot, no? Hindi ka nga takot magpalayas ng demonyo, eh. Yun lang mag-share, hindi mas katatakutan mo. Diba? Napakasimpleng mga bagay. Bakit ka maduduwag? Kung merong kapangyarihan ka ng banal na spirito, hindi tayo dapat matakot. Pangalawa, Romans 1:16. O, 1, 2, 3. Okay, una, hindi tayo dapat matakot dahil may kapangyarihan tayo ng banal na spirito. Pangalawa, hindi rin tayo dapat mahiya. Bakit? Kasi the same, oh, sabing ganon, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Paraging may kapangyarihan, no? Ibig sabihin, meron tayong dunamis, no? Meron tayong power. Kaya lang siguro tayo nahihiya, kaya lang siguro tayo natatakot, kasi mas pinipili natin yun. Hindi natin nilalabanan ang sarili natin. Tandaan natin, ang kapangyarihan ng banal na spirito ay hindi masyadong nagagamit. Hindi siya masyadong lumalabas, kasi yung taong nasa loob niya ay yung taong kinapapalooban ng banal na spirito ay nagpapasailalim sa kanyang sariling takot. Sino bang hindi natatakot pag nagpapalayas ng masamang spirito? Lahat naman tayo, di ba? Sino bang hindi natatakot na mag-share? Lahat naman tayo. Pero bakit yung iba, eh? Nalalabanan nila. Kasi hinahayaan nila yung kapangyarihan ng banal na spiritong kumilos. Pag ako ay bago magturo ng Bible study, natatakot ako. Kasi sabi ko, Lord, baka ganyan. Pray ako, Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Yung Holy Spirit, no, mag-manifest yung kapangyarihan. Kaya lalabanan mo talaga yung takot. Sa totoo lang, ako honestly, hindi ako masyadong sa evangelism, no. Palagi kong sinasabi ito sa kanila na hindi ko gift ang evangelism. Pero nung tumanda ako, nakita ko talaga yung pangangailangan. Lalo na nung naging teacher ako, nakita ko yung pangangailangan na sa isang araw, ilang daan ang tinuturuan kong bata. Ang isang klase ko nung nagtuturo ako is 35 people, 35 students. Sa isang araw, may anim akong klase. So, 6 times 35, ilan yun?
'Di ba? Ang dami. Biro mo araw-araw o nagbilang si Tyrone. Ilan nga? 'Di ba? Ang dami, 'di ba? Biruin mo ilan lahat 'yan. Pag araw-araw makikita mo ilan diyan yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, mahahapis ka. Kaya mangyayari, magtuturo kang magtuturo ng gospel. Pero hindi ka lang dapat maya, hindi ka dapat matakot. Bakit? Kasi ang sabi niyang Mark 8:38, kapag iyon ang warning ni Lord sa atin, no? Sabi, kapag ikinahiyanin niyo ako at ang aking mga salita, ikakahiya ko rin kayo. Di ba na yung mga magulang kapag ka nahihiya silang kasama yung mga anak nila, masakit yun, no? Ikinahihiya sila. Naalala ko nung medyo lumaki-laki na yung mga anak ko. Eh, siyempre, pag lumalaki yung mga anak, medyo na gusto na nilang humiwalay sa mga magulang. Dati, gustong-gusto na nilalagyan sila ng tapi sa likod pag pinagpapawisan, no? Pero dumarating sa punto, pag nilagyan mo na ng tuwalya sa likod at may mga kaklase, mahihiya na. So, hindi na ako bata. Yeah? Naranasan ko yan, ha? Gustong-gusto dati nga. Ngayon, yeah. Tapos minsan, gaganin. Mama, hindi na ako bata. Nakakaya yung mga ganyan-ganyan, di ba? Masakit sa magulang, parang pili mo, kinahihiya ka, di ba? E di lalo na yung ama natin sa langit, no? Huwag natin siyang ikahiya. It's good thing na mapag-usapan natin yung mga bagay nito. Simpleng-simpleng mensahe, pero dapat nating tandaan na nagmamadali tayo sa panahon kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Kahit simple ka lang, kaya mong gawin lahat to. Bago ko matapos, nais kong i-share sa inyo yung isa sa pinaka, masasabi ko na pinaka worth it na experience ko ng soul winning. Kasi hindi nga ako mahilig mag soul winning. Lagi akong ano eh, maramihan. Ginamit ko yung pagiging teacher ko sa pag-share. Pero yung one-on-one, bihira akong gawin yun, no? Bihirang-bihira. Naalala ko nung college ako, nag-aaral ako sa PUP, nung unang panahon, ang pamasahe lang noon sa tricycle, 10 centavos. Oh, tagal na, no? Sa tricycle. Kasi mula sa amin, naglalakad lang ako, pagdating sa ilalim ng release ng train, sasakayin mo hanggang sa loob ng tricycle ng PUP, 10 centavos. So, nung una, okay lang. Naging 15 siya. Nung naging 25 na yung tricycle, sabi ko, Lord, ang baon ko lang araw-araw, 50. College ako nun, no? 50 lang ang baon ko. Kung mamamasahay ako ng 25 one way, pag-uwi ko another 25, wala na akong baon. So, sabi ko, maglalakad na lang ako. Pero napaisip ako, ano ang pwedeng gawing bagay na kapaki-pakinabang habang naglalakad? Nung time na yon, naturuan kami na mag-soul win. Ginamit kong opportunity. Sabi ko, sige Lord, promise ko sa iyo, everyday ng paglalakad, one soul for you. Lakas pa ng loob ko nun, ano? Lakas pa, hindi ko pa boyfriend si Pastor John, hindi pa kami, wala pa kami church, ang lakas ng loob. Kasi yung kapangyarihan ng banal espiritu, damang-dama mo talaga, wala akong pamasahi Lord, pero sayang ang opportunity. So everyday, pag naglalakad ako sa PUP, kung sino yung unang matapatan kong babae, sinishairan ko. E noong unang panahon, hindi pa masyadong delikado. No? Pero hindi ako pinapansin. Mabot ng ilang buwan, walang pumapansin sa akin. Alam nyo, nadi-discourage na rin ako. Sabi ko, ano ba yan? Wala yatang bunga. Until, isang araw, may nakasabay akong babae. Sineran ko siya. Nagulat ako. Hinila ako. Kaya, sige, sharean mo pa ako. Di-share ko, tapos, nalaman ko na ang bahay niya, malapit lang pala, doon sa church na pinupuntahan ko. Na born again yung babae, at alam nyo ba, yung babaeng yon naging ano siya, head siya ng ushering department namin sa church, tapos, naging ano siya, naging teacher ng Sunday school, at ang nakakahiya, mas marami pa siyang na-sharean kaysa sa akin. Diba? Pero nakaka-proud, diba? Naisipin mo yung isang simpleng babae, isang simple lang sinairan mo, ang daming nagbunga. Hindi natin alam, malay mo, no, pag araw-araw, pag nagpe-Facebook ako, tinitingnan ko yung mga naging estudyante ko sa GFA,
may isa akong estudyante, napaiyak ako sa sobrang tuwa. Kasi nung kapanahon ng estudyante ko yon, ang tigas ng puso nun eh, nung babaeng yon. Talagang kumbarahin ako, no? Yung tigas sobrang... Tapos nagulat ako, nakikita ko siya ngayon sa Facebook, nagsishare na siya. Sabi ko, ang sarap sa pakiramdam. Tinitingnan ko yung mga estudyante ko lagi, yung mga unang panahon, parang kailan lang, no? Tinitingnan ko kung sino yung mga na-retain sa Christianity, yung mga nag-backslide, makikita mo lahat siya. Ang isang bagay na laging tinuturo sa atin ng Panginoon, huwag natin kalilimutan na ano, malapit nang bumalik ang Panginoon, kailangan magmadali tayo. Hindi dadami ang church natin sa simpleng imbita lang. So, ang challenge sa atin ngayon, no, bigyan natin ng pagpapa. Ilagay natin sa programa ng ating personal Christian life na magkaroon tayo ng masisharean at least man lamang isa sa isang buwan o isa kada ikalawang buwan, no, i-target natin yun. Kasi ang isang kaluluwa, tandaan natin, libu-libong anghel ang nagdiriwang. Salamat sa Panginoon. Lord, salamat po sapagkat tinuturuan mo po kami na magising sa larangan ng evangelism dahil nasa panahon kami ngayon ng revival. Tulungan mo po, Panginoon, kaming lahat na makibakas sa gawain na ito. Hindi lang po inamin ito iasa sa mga department leaders, sa mga leaders namin. Hindi lang po namin ito iasa sa mga program ng church, Panginoon. Tulungan mo kami na kahit sa mga personal namin buhay, sa school, sa bahay, sa kapitbahay, sa daan, yung mga kakilala namin, kaibigan, Panginoon, magkaroon po kami ng pasanin na kami po ay mag-share sa kanila. Gamitin po namin tulang aming mga sarili sa mga taong ito na ilapit po namin sila sa iyo sapagkat napakahalaga po ng isang kaluluwa sa iyo. Turuan mo kami, matuto kami magmahal, bigyan mo po kami ng puso mo, Panginoon, yung mahal mo po ang mga naliligaw na kaluluwa. Yung pusong yon, bigay mo sa amin, Panginoon. Yung kapangyarihan ng banal na spirito ang umigting sa amin para kami po ay hindi matatakot, hindi mahihiya. Alisin mo po sa amin yung apathy, yung walang pakialam, Panginoon. Tulungan mo magkaroon kami ng pakialam, Panginoon, dahil kami po ay isinilang mo, kami po ay ginawa mong Kristiyano kasi may purpose ka sa buhay namin. Yung kami po, Panginoon, ay dalhin po namin yung iyong misyon dito sa lupa. Yung kami po, Panginoon, dalhin namin ang Christianity, Panginoon, dito. Yun po yung layunin mo sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.